isinagawa kahapon ng Pagdinig ng Committee of the Whole ng Senado sa mga isyu na may kaugnayan sa supply at presyo ng karne ng baboy sa merkado sa ating bansa. Matatandaan na hindi kinatuwa ng ilang senador ang desisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na lagdaan ng Executive Order 128 na ibaba ang taripa ng mga imported pork products sa loob ng isang taon sa hangaring masolusyonan ang kakulangan ng supply ng baboy sa bansa. Aniya, maaaring itinaas na lang sana ang minimum access volume o MAV para sa imported pork products at hindi ibinaba ang taripa. Sabi ng isang senador, sa ginawang ito ng Malacanang parang pinatay na ang industriya ng agrikultura. Kaugnay niya, makakapanayam natin ngayong umaga ang chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG na si Ginoong Rosendo So. Ginoong Rosendo So, welcome back sa Pambansang Almusal. Kamusta po kayo, sir? Manawet, magandang umaga. Magandang umaga sa lahat. Mm-hmm. Sir Rosendo, eto na naman tayo sa usap-usapin natin ng karneng baboy. Pabor po ba kayo sa sinasabi ng ilang senador na binubulungan at pagpapayo na ibinibigay ang DA sa ating Pangulo kaya nalagdaan ang EO 128? Yeah, naawa rin tayo sa ating Pangulo, no? Dahil sinalang sa kanya yung mali na datos. And ang nangyari naniwala siya dun sa ating mga kabinete at pinermahan yung itong executive order, and yung pangalawa is itong MAB na sinasabi natin na itataas yung importation dun sa loob ng MAB. Kung titingnan natin bakit yung computation nagkamali, ang computation kasi ng DA sa isang inahin, no? Ang anak lang sa isang taon, 10 biit. Hindi nila compute na 2 beses ang manganganak ang isang inahin. No? Alam ng lahat 'yan na nanganganak ng 2 times 'yan sa isang taon. So dapat nag-start kami, sa isang figure, no, ng PSA na ang beginning inventory ng sow is 1,428,704, no? Kung yun ang mag-umpisa, kung manganganak yun ng 2 beses at yung anak, no, is 8, sabihin natin, sa isang beses. And yung kilo ng isang baboy, 85 kilos ang kinakatay. Oo. Kung kinartas ito, 74% ang mawawala. Ito is yung buong baboy. So ang lalabas niyan is 1,437,848 billion kilos ang lalabas dun sa kilos ng baboy, no? Kung ibabawas natin doon sa sinasabi nila yung PSA na per capita consumption, no? Ang lalabas nito na computation is 1.61 billion kilos. Kung ima-minus natin ito, ang dapat na lalabas is 150 million kilos lang. Ang nangyari kasi, ang computation nila dun sa supply is 1.2 billion kilos na lang. Kasi ang computation nila is sa isang taon, manganganak lang ng 1 beses. So, kaya yung lumabas na deficit nila, umabot ng 388 million kilos. Dapat ang deficit lang is 150 million kilos. So doon nagkamali. And ito is sinabmit nila kay Presidente. Kaya umakyat ng additional, no, na 400 million metric tons. Million kilos. Yun ang nangyari.
Hindi kaya inaadya ito, Sir Rosendo, para siyempre makakickback din yung mga ilang official nandyan, yung issue ng tongpats, eh, yan ang pinag-uusapan natin. Para mas maraming import, mas mataas ang kickback, eh, mas maraki ang kita nila, kawawa ngayon ang mga local hog racers. Yeah, naawa tayo sa ating Department of Agriculture dahil dapat tama yung computation nila para at least mabuhay ulit ang ating local industry. Kaya ang problema, ang solusyon nila is yung importation. So ang sinasabi kasi ni Secretary noon, up to January, sinasabi niya na wala tayong deficit eh. Kinukuha lang natin kulang dito sa Luzon, galing sa Visaya, Mindanao. Kaya na, may surplus pa nga, sinabi niya noon eh. Pero bigla nagtutok kami na ang laki na ng kulang. So we think na no, may kumikita no, may gustong kumita dito sa importation. Alam niyo sir, ang pinagtataka namin, bakit hindi nagdedeklara ng state of calamity ang ating gobyerno para mabigyan ng ayuda ngayon itong ating mga magsasaka, itong ating mga magbababoy na apektado nitong ASF. Yeah, oo nga. And Wedge, matagal na natin sinasabi no, yung first border. Kasi alam natin itong ASF galing sa ibang bansa. And yung naidala sa Rizal, sinasabi nila is dahil sa smuggling. Up to now, sasabihin natin na hindi sure na galing smuggling yun. Dahil yung bumili ng mga produkto is yung mga hotel na dinala doon sa Rizal na sinasabi. Hindi naman pwede mong sasabihin yung mga 5-star hotel na buwibili ng illegal na karne. Di ba? So, kung yung swill feeding na nangyari is galing doon sa angkat natin na baboy doon sa other countries, kaya naapektado dito natin sa dito sa ating bansa. Di ba dapat yung borders natin kailangan isuri yung mga dumadating na karne. Up to now, hindi nila gawa yun. At ang kailangan na budget, Wedge, alam mo ba na ang kailangan na budget is 45 milyones lang. No? Compared dun sa budget nila na 1 billion na para sa ASF. 45 million pesos. Pero ngayon narinig namin yung 45 million. Bibili pa ng freezer para sa mga importer. Ganun nga. Ganun nila kamahal yung mga importer, no? Nagugulat tayo talaga. Kasi last year, ang import natin is 250 million kilos kasama na yung mga prime cut tsaka yung mga other parts ng baboy. No? Kung i-divide natin ng ito ng 25,000 kilos sa isang ano. So, ang itetest lang is certain na ano, na volume, na maliit lang. Yun ang sinasabi natin na dapat yun ang ginawa nila para at least hindi na pumasok itong ASF. Yun ang sinasabi natin dyan, Sir Rosendo. Bakit hanggang ngayon hindi na susunusunan ng gobyerno natin na masuri, matignan, ma-double check ikang itong mga pumapasok ng mga karneng baboy galing sa ibang bansa. Tapos ngayon, ito ay dodoblehin, titriplehin pa nila yung pagpasok ng mga karneng baboy galing sa ibang bansa. Di baka mamaya puro may ASF din yan. And so ang direction ng ating samahan ng industriya ng agrikultura this week to file case against the yun ang last option natin. Na para ang gawin nila magsuri dun sa first border kasi hindi ginagamit yung ano yung first border facility. Hindi nila chine-check doon. Linalabas nila. Bawal yun. Wala sa batas yun ng Food Safety Act. So yun ang pwede natin gawin para at least in the future yung mga dumadating. Sir Rosendo,
O, napuputo si Sir Rosendo. So, yeah. Bali, okay. Ano? Okay na? Bali yung borders natin para at least pagsampa natin ng case, I think ang direction nila is kailangan magsuri na sila. Yun ang gusto natin gawin. Sir Rosendo, last question ko na lang sa inyo. Ano? Pabor ho ba kayo dito sa isinusulong ni Senadora Amy na magkaroon ng agri-insurance payouts? Automatic ko na mabibigyan ng agri-insurance payouts itong mga magbababoy at mga magsasaka para hindi man magdeklara ng state of calamity, meron pa rin automatic kong mabibigay na tulong para sa ating mga magbababoy. Yeah, well, ang problema kasi ang computation ng DA. Liit na ang kasi kung isang bank sa ASF ngayon na ginagawa nila sa 20 na ulo lang ang binibigyan. So kung 20 ulo lang ang nabibigyan, ibig sabihin dalawang inahil lang yun, no? Kasi isang beses na bangalak yung inahil eh 40 na yun eh, no? Kung sa isang taon. Pero sa isang beses, ang nangyayari niya is 20 heads. So yun ang binibigay nilang may ayuda. Ibig sabihin, yun ang pwedeng bigyan na. So majority ng mga hog raiser, hindi talaga nila natulungan. Yun ang nangyari dito sa ASF. So dapat palitan nila yung policy na yan. Siguro gawin lahat para at least itong mga nag-aalaga babalik na mag-alaga. Yun ang nakikita natin. Last message po, Sir Rosendo, so para na particular sa ating mga kababayang magbababoy na talaga namang apektado na nitong ASF. Yeah. We hope na pag-aralan ulit, no, itong volume na sinasabi nila, yung importation and yung itong pagbaba ng tarifa. Kasi ang puunan ng mga importer is 81 pesos based on mga import na price. No? Maski plus 5% tarif is 85 pesos lang. So, hindi naman ito natatransfer sa consumer. Ang gusto ibenta is 350 pa rin. No. So hindi ito makakatulong dito sa mga consumer. Yun ang masasabi natin. Maraming salamat sa inyong oras, Sir Rosendo So, ang chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura. Sir, ingat po kayo. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga.